ang lugar kung saan nangyari ang krimen na lalo na at may nakuha tayong impormasyon na sa pamamagitan lang ng Facebook nakilala at nakarelasyon ng ina ng mga biktima na si Denisa Montalvo, isang OFW sa Saudi Arabia, si Jesse Bon na kanyang pinagkakatiwala ang makasama ng kanyang mga anak sa iisang bubong. Nakausap ng brigada si Alfredo Arredidon, kaibigan ng sospek, at doon niya ibinunyag na nagtalo sila ni Denesa at gusto na siyang hiwalayan nito. Kung nakita ko sir, naging termina sila mag-away sa asawa doon niya. Tapos? Oo, niya. Di na sila magkasanabot. Niya, kung matingala doon siya kay mismulian na niya asawa, palayaso na hinun siya. Naikwento din ng kamag-anak ng mga biktima na nagbanta si Jesse Bon na may hindi magandang gagawin kung matuloy ang hiwalayan. Nag-away daw na gabi yung kaniyang partner nga nasa abroad ng nanay sa mga bata. Nagbitaw daw nag-istorya nga dili lang daw ka mahay ang inahan kung unsa iyang dili mayong mabuhat. Nagbanta na daw siya gabi. Mismong si Lola Perla ang nagsabi sa brigada na pinalayas umano siya ng kanyang anak para ang nobyo nito ang magbantay sa dalawang dalagita hanggang nangyari na ang karumal-dumal na krimen. Palayas man ko sa kong anak kay kuan. Dili na daw ko papuyon sa ilang balay. Kay na daw kanang laki ha mo puyo dira. Wala mo nag-abot ang lalaki na eh. Wala, pero nagkita mi dito sa akong anak, mag-antuan man na siya dito. Dito sa balay sa akong anak sa sulok. Yeah, dili siya magtingog-tingog sa kuha. Dili magtingog-tingog? Dili. Ligani siya mga ikatahuran. Kahit mga kasamahan sa trabaho ni Jesse Bon ay hindi makapaniwala na may tinatago pala itong hindi magandang pagkatao. Maayo man sa mong trabaho, wala siya'y dagang reklamo sa iyang trabaho. So sa mga isa bulan nga ako siyang nadala, sir, wala ko'y nakita siya, sir, nga kanang dili sa maayo mong trabaho, okay kayo sa mong trabaho, sir. So, natingala na lang ko karon sir, nga nahitabo ni siya ba? Pero wala po ko kabalo, sir, unsa po yung other problem nila sa ilahang pamilya. Sa ngayon, himas rehas na si Jesse.